Bata man po o matanda, hini-ininda ang matinding pagod at puyat sa ngalan ng pamamanata sa Itim na Nazareno. Patuloy po hanggang ngayon ang dating ng mga deboto sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa puon. Puspusan na rin ang paghahabol ng mga paghahanda para sa posisyon bukas. Narito ang report. Madaling araw pa lamang, nakabang na ang ilang deboto para sa tradisyonal na pahalik sa imahe ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Ang ilan na galing pang probinsya doon na nang palipas ng gabi. Lalo pang dumami ang mga deboto bago magtanghali. Gaano man kahaba ang pila, baliwala sa kanila, matapad lamang ang panata nila sa puon. Hiling ko lang po sa Nazareno, ma'am, na pagalingin niya ako. Kasi po meron po akong karamdaman sa... Pag humihiling naman po kami sa kanya, binibigay naman po niya. Hindi naman po siya mahirap kausapin eh. Pagpatak ng alaunan ng hapon, nakakalula na ang bilang ng mga debotong dumagsa. Mapabata o matanda, walang pinipiling edad ang mga deboto sa pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Kaya naman, para hindi na mahirapan, naglaan ang pila para sa mga senior citizen, may kapansanan at ang mga may dalang bata. May mga ilan nila namang dinala na sa mga first aid station kaninang tanghali matapos mahilo. Kung nakakalula na ang bilang ng mga debotong dumagsa ngayong araw, yak daw naluloba pa ang bilang nito bukas ayon sa pamunuan ng Quiapo Church. Ang MacArthur Bridge sa Maynila ang isa sa mga dadaanan ng prosesyon ng Itim na Nazareno bukas. Isasarado ito sa mga sasakyan dahil baka makaapekto na raw ito sa structural integrity ng tulay. Bridge. Oo. Base dito sa report, may mga corroded members daw ng both bridges na baka maka-epekto dun sa integrity ng tulay. Kaya nga, ang pag-iusap namin, yung mga tao na huwag nang umistambay dun, ayan na lang na dumaan yung procession dun. Mm-mm. Baka naman bumigay yung ano kapag dumaan yung maraming tao. Hindi naman. Dahil sa bigat. Basta, moving naman yan eh. Moving. Ibig sabihin, hindi siya stationary load. Dadaan din ang procession sa ilalim ng Quezon Bridge. Sa kanilang inspeksyon, lubhang luma na rin ang Quezon Bridge kaya kailangan din maghigpit sa pagpaparada at pagpapatambay dito. Na huwag umistambay doon, huwag magpaparada ng mga sasakyan o mga trucks. Mm-mm. Pero kung kunyari dadaan lang yung mismo prosesyon, hindi naman yung bibigay. Hindi naman. Bukod sa mga tulay, tinakpan na rin ang mga bukas na manhole, inayos sa mga buko-bukong kalsada na bahagi ng ruta ng prosesyon. Kanselado naman ang pasok sa ilang paaralan at universidad sa lungsod ng Maynila dahil sa pista ng Nazareno. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang National Teachers College, University of Santo Tomas, Colegio de San Juan de Letran, Adamson University sa Ermita, University of the Iserecto, St. Paul University Manila, Mapua Institute of Technology, Far Eastern University, San Beda College, Centro Escolar University, Manuel L. Quezon University, National University at Polytechnic University of the Philippines. Kanselado rin ang klase sa Manila High School, Vimapa High School, Apolinario Mabini Elementary School, Jeronimo Santiago Elementary School, Avancenia High School, Manila Science High School, Aurelio High School, City College of Manila, at sa pamantasan ng lungsod ng Manila.